Alright, yan. Magandang araw, mga kabatas natin. Ano ho? Ito, maganda yung issue natin ngayon. Gamitan to ng critical thinking skills natin. Ano ba nangyari? Ito yun, mga kabatas natin. Meron pong isang ambulansya sa Dasmariñas. Ano, Dasmariñas, Cavite. Ito nga yung ambulansya ng Southeast Medical Center. Ano po? Ano pangalan nito? Southeast Asian, Southeast Asian Medical Center. Ano po? At yun nga ay clean-up. Bakit? Kasi nagparada ito sa kalsada. Diba? Bago tayo mag-umpisa, mga kabatas natin, syempre magpapakilala muna ako po si Attorney Dibayan at isa po akong trial lawyer. At syempre, dahil batas natin nito, gusto ko yung makita yung mga arguments nyo kung okay ba sa inyo yung pagka-clamp ng mga ambulansya pag lumalabag ito sa mga batas. No? Katulad ng isang ordinansa dito na itong lugar o itong street na ito ay no parking zone. No? Pero nag-park yung ambulansya. Ano bang nangyari? Diba? Babasahin natin niya mamaya. Papaliwanag din natin. Ayon doon sa City Tourism Chairman ng Dasmariñas, no, na si Red Robbins Alano, kung ano ang tunay nangyari. Bago natin basahin yung punto niya, kasi syempre, pro siya doon sa pagka-clamp ng ambulansya. Meron ding anti, syempre. Yung mga anti, ito kasi ang number one. Sa tingin ko, ha, ewan ko lang sa inyo, mga kabatas natin, kung meron kayong arguments din in relation to this, comment, no? Babasahin natin. Pero ang number one argument dito kasi na sinasabi nila na bawal i-clamp ang isang ambulansya ay dahil ambulances, no? Yung mga ambulansya ay ina-activate o pinapagana tuwing emergencies, no? So ibig sabihin dahil emergency, ginagamit 'yan, sana hindi yan clean-clamp, no? O kaya hindi linalagyan ng kahit anumang contraption kung saan mapipigilan yung kanyang pagtakbo kapag inactivate na ito during an emergency. 'Di ba? Kasi syempre, isa rin na argument nila, dapat tinikitan mo na lang, 'di ba? Dapat kinuha mo yung plate number, binigyan mo ng ticket yung driver. Mamaya siguro pagkatapos nito, ng ating pag-uusap, pupuntahan natin yung pwedeng maging conclusion natin dito. Kaya mag-comment lang po kayo kasi tinitignan ko once in a while yung mga comment para tignan natin kung ano talaga yung mga consensus o sinasabi ng mga kabatas natin. Ito, yan yung nangyari doon sa ambulansya. Ano ba't may Korean egg? Ito, yan yung nangyari sa ambulansya. Natikitan, na-clamp pa. Ang isa din issue kasi dito, mga kapatas natin, na kailangan nating balansehin. Bakit hindi na lang tikitan? Alam nyo po kasi, mas mahal. Mas mahal ang bayad pag may clamp kesa ticket lang. Just like towing. Mas mahal kapag tinow ang sasakyan mo kesa inisyuhan ka lang ng ticket. Bakit? Kasi may presyo yung paglalagay o paggamit ng clamp na yon, 'di ba? So parang sinasabi nila, "Oh, clean up 'yan para mas mahal yung babayaran." 'Di ba? Kaya mas mahal yung babayaran. Ito may nagsabi dito, 'di ba, may immunity ang ambulance sa traffic rule, sabi ni Juan Miguel Perez. Oh, naniniwala ako may immunity sila sa traffic rules, pero during the times when they are activated o kaya kung sila ay under emergency, 'di ba? Pwede silang mag-run ng red light, pwede nilang gawin yung mga bagay na pinagbabawal. Kasi nga, syempre, the rule there is, importance, no? Ano ang mas importante? Yung buhay ng isang tao o yung traffic rules na susundin mo? Syempre, di ba, dun sa hierarchy ng importance, mas importante yung buhay ng tao. Syempre, apply din natin dito yan. Di ba? Kapag na-activate yan, kapag may tumawag, kailangan ng ambulansya. Alam naman natin, hindi ganun karami. Ang ambulansya, kailangan patakbuhin. So, tanong na naman, ano ang mas importante? Di ba? Yung buhay ng tao o yung makasingil ka?
O kaya, mapanagot mo ang isang tao, di ba? Siyempre, hindi lang puro singilan. This is also enforcing law. No? Pag-enforce din ng law, mapanagot mo ang isang tao sa batas natin dahil sa hindi niya magandang ginawa. Pakinggan natin o panoorin natin ang sinabi nitong si City Tourism Chairman. Ano po? Ito siya, no? Si Red Robbins Alano. City Tourism Chairman siya ng Dasmariñas, Cavite. No? Ito ang sinabi niya. It's very interesting, no? Although ito lumabas sa Dasmariñas Trends, I think this is not ano naman, this is not fake. 'Di ba? Pero if it's fake, 'di ba? We are not tulad nga ng sinasabi ko, we are not attesting to the truthfulness of this particular statement kasi social media ito. Pero titingnan lang natin, ano, di umano. So gaganon tayo katulad ni Jessica Soho, no? Sabi niya, bago pa dumami ang mga nagsi-share na at the end of the day ay baka magsisi din dahil obviously I'm misinformed if not totally unaware at nakikiride lang sa issue. Yan, tayo yon mga kabatas natin. Nakikiride tayo sa issue. Pasensya na po, no, Chairman Red Robbins Alano. Pero sinusubukan naman naming mag-aral. Kaya sana mapatawad nyo kami. Di ba? Here's a full story. Sabi niya, take time to read and do the right thing. What your conscience tells you to get back on the right track. Yan. Ibalik mo daw yung sarili mo sa tamang landas ayon sa dikta ng iyong konsensya. Tama ba yung pag-translate ko doon? Sabi niya, ang Southeast Asian Medical Center Ambulance ay naghatid ng dugo sa DLS-UMC para sa isang pasyente. So, errand ang ginawa. Naghatid ng ginawang service yung ambulansya. No? Wala siyang sakay na pasyente sa ambulance. Katulad ng na-insinuate sa post ni Joren o Joren Pacheco. So, hindi siya. So, ibig sabihin dito, no, service ang ginawa sa kanya dahil wala naman siya pang trabaho doon, ginamit yung ambulansya para maghatid ng dugo. No? Siyempre, yung paghatid ng dugo, it's not the usual na trabaho ng isang ambulansya. Except, of course, if yung paghatid ng dugo is life and death situation. Alam naman natin, mga kabatas natin, na na-activate ang mga ambulances during life and death emergencies. Kaya nga sila immune sa traffic loss, 'di ba? Kasi nga alam na natin na buhay na ang nakatayayan at importante ang buhay. Tuloy natin. Ang guard ng DLS-UMC bilang isang leading medical facility hindi lamang sa Dasmariñas kundi pati sa Cavite ay familiar at cooperative sa lahat ng ordinansa na ibinababa ng city. So mga batas natin, ang kalaban nila dito at ang dahilan kung bakit sila naklamp ay isang ordinansa. Alright? Tapos sabi niya, nilapitan at sinabihan ng driver. Nilapitan at sinabihan ng driver ng ambulance na bawal mag-park sa tabi ng kalsada at harap ng hospital dahil may ongoing na clamping efforts sa buong city. So yun, mga kabatas natin, ang sinasabi nila, you've been warned, 'di ba? Nasabihan ka na, bawal diyan. 'Di ba? Anong sinabi? May mga designated na parking area sa premises ng DLS-UMC and most especially may parking area para sa mga ambulances carrying passengers, patients needing immediate medical attention at ito ay hindi kung saan-saan park nagpark ang ambulance. So, provided for naman pala kung saan dapat magpark itong driver ng ambulance. Pero anong ginawa? No, dahil obviously nga hindi emergency case ang sadya ng ambulance, 'di ba? Errand nga naman kasi naghatid ng dugo. Hindi life and death situation, hindi emergency. Ang isinagot ng driver sa guard ay ito. Ito mga kabatas natin, quote and quote ito ha, hindi ako pwede i-clamp dahil ambulance ako. Yan. Pag mga ganto kasi mga kabatas natin ang naiisip na naman natin eh, syempre pang-aabuso, 'di ba? Pagiging isang abusado. O kaya, kung hindi pagiging isang abusado, tamad. Tamad mag-park doon sa tamang lugar kung dapat kung saan dapat kang mag-park. So, ang sabi, dito pa lang kita niyo na kung bakit may mga ambulances na involved din sa road mishaps or accidents dahil may mga ambu drivers
Ambulance drivers talaga na ginagawang advantage para sa sariling kapakanan nila ang pagdadrive ng ambulance. Di ba? Pero yun, ako hindi rin ako pag... Kasi relevant yan eh. Relevant yan na parang syempre magsa-side comment ka ng ganyan na hindi naman issue. Tandaan natin mga kabatas natin, issue hindi tao. So hindi rin mga tao ang issue dito, pwede bang mag-clamp o hindi. Hindi yung mga ambulance drivers na masasama ang ugali. Pero syempre alam naman natin yan, there is good and bad in everyone. Lagi natin sinasabi yan. May mga hindi rin maayos na abogado, mga doktor, lahat. No? Malay nyo, hindi rin pala ako maayos na abogado. Pero there is good and bad in everyone. Diba? Hindi na dapat mag-segue ng ganun. Pero yun lang, no? Medyo emotional yata dito si Chairman Red Robin Salano. Well, I cannot blame him din. Ito, tingnan natin. Mali! May kaakibat na responsibilidad kapag ikaw ay ambulance driver. At sa pagkakataong ito, mali ang ambulance driver. Sabi niya, ano sabi niya pa dito? May iba na nagsabi na mali na clamp ang ambulance na nakapark sa harap ng hospital, dun na natatapos ang argumento niyo base lang sa nakitang picture. O yan kasi mga kabatas natin, huwag kayong judgmental, huwag kayong magbase dun lang sa picture, sabi niya. Alright? Ito. Yan ang maling kaugalian ng ilan sa ating mga mabilis umayon sa nakita lang higit sa dapat nilang maintindihan. Ito, mga kabatas natin, meron akong nabasa dito, no, na pwedeng mag-clamp kahit daw nandudoon yung driver, o kaya pwedeng mag-tow ng sasakyan kahit nandudoon yung driver. For your information, mga kabatas natin, and this is universal, this is worldwide. Ang pagtutow at pagka-clamp, ginagawa lang yan sa unattended vehicles. If the person, the driver arrived during the time of the clamping at nandun na siya, kailangan tanggalin yung clamp, tikitan na lang yung driver. Kaya lang marami kasing, kasi na, yung clamping na ito, dinedelegate sa third party. Most cities, dinedelegate yan sa third party o private na corporations, sila ang nagtitake charge ng clamping. Ngayon, itong mga third party, nag-ooperate ng clamping at saka towing ng mga sasakyan, pinagkakakitaan yan. Kaya ang ginagawa nila, kahit nandyan na yung driver, nagka-clamp pa rin sila o nagtutow pa rin sila. Common sense, mga kabatas natin. Ang dahilan kung bakit nagka-clamp tayo at nagtutow tayo ng sasakyan is for us, no, to prevent these people from obstructing that particular road space. Yung lugar na yon para hindi na nila parkingan. Hindi nila iwan yung sasakyan nila doon. So, ano ang na-prevent mo kapag clean-up mo doon yung sasakyan, tapos dumating yung driver, tapos sasabihin mo sa kanya, bayaran mo muna. Iiwan mo muna yung sasakyan niya doon, tapos pag nakapagbayad na siya, doon mo palang tatanggalin yung kanyang clamp. Diba? Hindi tama yun. Bakit? Kasi nga, pera-pera ang ginawa mo. Hindi mo pre-promote yung kapakanan ng komunidad. Hindi mo pre-promote yung mandato na dapat warang obstruction sa daan na yon. Kasi mga kabatas natin, yung clamping na yon, it is a penalty para i-deter o pigilan yung mga tao para mag-park doon. Tapos ikaw, dahil gusto mong kumita, kahit nandun yung driver, ika-clamp mo pa rin, tapos papupuntahin mo sa opisina mo at pagbabayari mo. Hindi po tama yon. Ang pinakamabilis dito, no, pati sa towing, ang pinakamabilis, pasakayin mo yung driver, bigyan mo ng ticket, paalisin mo na. Ganun dapat yon. Pero syempre, well, ginagawang negosyo kasi third party usually yung gumagawa nito. Yung mga third party na yon, gustong-gustong mag-clamp, gustong-gustong mag-tow kahit wala na sa ayos. Yun.
Walang masama magbigay ng sariling opinion, pero dahil sarili mo nga ito, pwede mong ipahamak. Siguraduhin mo na tama ang inyong opinion at yung natatawag na educated opinion. Tama nga naman yun. Agree ako sa inyo. Chairman, hindi yung mga usong mema lang. Ano? Pasikat lang? Bakit di natin unahin na maging bahagi tayo ng kung ano ang tama at makita kung ano mabuti sa isang sitwasyon? Alamin ang kwento sa kabila ng picture. Alamin ang kwento sa kabila ng picture ay importante. Hindi ba obvious sa inyo na bukod tangi na ambulance lang ng CMC ang nakapark doon at wala nang iba pa? Yan. Opo, ito kasi no, tinamad talaga siya at kung sinabi niya nga talaga na walang clamp. Ay ang ako lang mga kabatas natin, ano po, pag mga gantong sitwasyon, I think no, there should be because these ambulance drivers have big responsibilities, no? Life and death situation nga, 'di ba? Dapat kapag nagkakamali rin sila, dapat they have bigger penalties din, 'di ba? Kasi nga with great power comes great responsibility. Diba? Yun ang sinasabi sa Marvel eh. Ito tuloy natin. Unang-una, hindi siya dun dapat mag-park kung may kinalaman sa hospital ang sadya niya. Lahat ng hospital may mga priority spaces para sa ambulances dahil nga in most cases, buhay ang pinag-uusapan dito. Pero sa scenario na ito, wala sa ganung kategorya ang ambulance. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin. This is not a life and death situation. Kaya yung ambulansya, kaya nga yung may mga usapan ano po na kapag yung isang ambulance eh hindi naman daw naghahatid ng pasyente, okay lang na hindi siya i-prioritize, hindi siya padaanin. Ano po? Pero ang tanong din kasi niyan, paano pag nangailangan na sila ng ambulance? Dapat nandoon siya doon sa lugar kung saan pinakamabilis siyang ma-activate, 'di ba? Kung saan sa lugar na pinakamalapit niyang ma-reach yung mga tao na kailangan niyang abutin. 'Di ba? So isang issue na rin 'yun. It's really about responsibility, 'di ba? And taking care of other people, 'di ba? Ito. Magsilbing panawagan na din ito sa mga hospital doctors to educate your ambulance drivers. Yan, pahayag ni City Tourism Red Robbins Alano. Alright? Ngayon, mga kabatas natin, tulad nga ng sinabi natin kanina, sa akin lang ha, opinion ko ito, kasi nga this is in relation to an ordinance eh. Tapos nangyari na rin ito sa Cebu noon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa anong tawag dyan, sa resolution dito. Pero yung nangyari dito sa Cebu, ito 'yon, no? No exemptions on clamping, June 15, 2018. Si Cebu City Mayor Thomas Smeña naman, no? Tapos ito, no? Naka-park din sa isang lugar na hindi tama, na tapos sinabi niya, I said clamp it. Pina-clamp niya. Ano po? Ngayon, ang dami nang nabanggit. Basahin nyo na lang yan. Pero ang pag-uusapan natin dito ngayon ay yung clamping. Mga kabatas natin, in my opinion talaga, ang maganda dyan, huwag talagang i-clamp yung ambulance. Pero tulad ka kasi na sinabi ko, itong mga third party na ito, mas mahal kasi ang naka-clamp eh, kaya mas gusto nila na naka-clamp ka kaysa nai-issuean ka lang ng ticket. Pero ganito sana, dahil bawal silang i-clamp o kaya dahil hindi na lang sila ika-clamp, mas mahal dapat yung ticket na nai-issue dito sa mga ambulance drivers. Ganun na lang siguro ang compromise na pwedeng gawin dito. Bakit? Kasi nga, hindi naman natin pwedeng ikompromiso yung buhay ng tao na balang araw, no, mga ngailangan doon sa ambulansya dahil sa kalokohan ng driver nito. Dapat ang mag-suffer yung driver, hindi yung tao na nangangailangan ng ambulansya. Mga kabatas natin, nakikita nyo ba yung gusto kong puntuhin dito? Kasi, ano ho, wala namang kasalanan yung tao na eventually magre-require ng assistance ng isang ambulansya. Ang may kasalanan, yung driver. So, yung driver dapat ang bigyan nang mas matinding penalty. Instead of clamping, bigyan mo na lang siya ng ticket. Di ba? Na sana mas mataas. If you are an ambulance driver and you violated the traffic laws,
No, tapos ikaw ay hindi it was not in relation to your duty. O kaya dapat hindi ito sa paggamit ng tamang discretion, you should be penalized with a higher penalty. Pero syempre, habang wala pang batas na ganun, hindi mangyayari yon. In my opinion, I still believe, mga kabatas natin, na dapat ticket lang ibigay sa kanila. No? Tapos, kapag binigyan sila ng ticket, dapat yung hospital na nag-hire sa kanila, magkaroon ng kaukulang penalty sa mga ambulance drivers na nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan bilang isang ambulance drivers. Kasi dapat hindi natin ikompromiso yung mga tao na nangangailangan ng ambulansya dahil sa kalokohan ng mga drivers na ito. Diba? I think that's the balance. That's where the balance is. Diba? Ito, ano sabi niya? Yan, ito. Well, you can agree or disagree in relation to my opinion. Ano? Yan, ito sabi niya may quota. Yung operation, I don't know kung may quota, pero I know for a fact na mas mahal kapag na to, mas mahal kapag na clamp kaysa ordinary ticket lang inisyu, 'di ba? Pero syempre, no, it's a business and part of it dun sa clamping and towing ay napupunta rin sa city, 'di ba? Yun lang nga sa akin, dapat ticket lang kasi ang may kasalanan doon yung driver, hindi yung ambulansya. 'Di ba? So dapat hindi ma-compromise pa rin yung ambulansya. So, sipain niyo o sisantihin niyo yung driver ng ambulansya na gumagawa ng hindi maganda, magpalit kayo ng driver na mas maayos para mas maraming ma-save na tao. 'Di ba? Yan, malakas ang ano, kitahan sa clamping tsaka sa towing. Kaya nga ho naglipa na 'yan and usually third party ang gumagawa niyan. Yan. Mga kabatas natin, lilipat na po tayo sa kabilang classroom. Ano, mag-usap tayo. No, I'm really interested in what you're trying to say. Mag-usap po tayo sa comment section. Ano po, kung ano sa tingin niyo ang dapat mangyari dito. Pansamantala, no, magpapaalam po muna ako. Sana kita-kita pa rin tayo dun sa kabila. Pag-usapan natin yung nanalo ng Miss International. At chance na rin ito, pag-usapan natin yung slap. Diba? Pero, syempre, tulad na laging sinasabi dun sa mga hindi makakasama doon sa kabilang channel, eh matulog po tayo na mahimbing. Dahil alam po natin, yung natutulog po na mahimbing, siya po yung laging panalo. Maraming salamat po at syempre, paalam po pansamantala.